na inimbitahan ng pulisya ang isang lalaking posibleng sangkot sa pamamaril sa apo ng komedyanteng si Willie Nepomuceno. Critical ngayon sa ospital ang biktima na nagtamo ng tama ng bala sa iba't ibang bahagi ng katawan. Magbabandila si Shara Zambrano. Hindi na makangiti ang komedyanteng si Willie Nepomuceno. Malubha kasi ang lagay ng apo niyang si Sean Gabriel na pinagbabaril sa Marikina. Kwento ng barkada ni Sean Gabriel, bumibili sila ng pagkain sa isang burger joint alas 3 ng madaling araw nang lapitan sila ng mga suspek. Amoy alak siya, hindi ko maintindihan. Tapos kayo yun. Sinabi ko sa kanya na wala akong alam sa sinasabi niyo. Siguro nung nakita niya natitig ako sa mata niya, nagkasa siya ng baril. Pagkasa niya, pinuputok niya sa akin pero ayaw. Si Sean ang napuruhan ng mga putok. Agad siyang itinakbo sa ospital. Nadaplisan ng bala ang atay niya at tinamaan din ang kanyang bituka. Sumilip ako. Dumilat. So, unang bati niya sa akin, I love you, Lolo. So, baka tatag ka lang, relax ka lang. Ayoko magpakitang mahina ako eh. Kwento ng isang testigo, malamang na napagkamalan lang ang grupo ni Nepomuceno. Bago kasi dumating doon sina Sean, may nagkagulo na sa lugar. Kanina, inimbita ng Marikina Police ang isang lalaki para alamin kung sangkot siya sa pamamaril. Itinanggi niya ito, pero idiniin siya ng mga kasama ni Nepomuceno. Nagtataka ako, bakit ako yung itinuturo ng doon sa nangyaring krimen na yun? Eh, wala naman ako doon. Kahapon naman, tama ng bala sa likod ng ulo ang tumapos sa buhay ng company manager na si Arlene Garcia Elayo. Binaril siya ng riding in tandem habang nagmamaneho papasok sa opisina. Palaisipan pa rin kung ano ang motibo sa pagbaril sa kanya. Tinitingnan ngayon ng otoridad kung may kinalaman sa pamamaril ang bangga sa hood ng kotse ng biktima. Nung nabaril po daw siya, may nakasalubong daw po siyang sasakyan na nabangga po niya. Isa pa yun sa tinitingnan namin, baka yun tinatawag natin na diversionary tactics na kunyari may titigil pagbangga, lilingon siya, saka bibirahin naman. Nangako ang pulisya na tututukan nila ang dalawang kaso. Para sa Bandila, Shara Zambrano.